Wala pa rin daw kadala-dala ang Brazil, sabing ganun mga tol, no, sa thumbnail. Nagalit ang Diyos pagkatapos ng Demons Carnival, sinamba pa rin nila ang Diablo at ito ang nangyari. Yan ang ating panonoorin mga tol, mula rito sa channel ni Sa Iyong Araw. So wag na natin patagalin to, total wala na rin naman tayong inihintay ne. Panoorin na natin to mga tol. Mapapansin, ang lugar ng Brazil ay dito dinaus ang Devil's Carnival. Mm-hmm. At pagkatapos nito, ay sunod-sunod na mga dilubyo ang nararanasan ngayon ng Rio Grande do Sul sa Brazil. Mm-hmm. At nito-nito lamang, isang intense na extratropical cyclone ang tumama sa southern Brazil, partikular sa Rio Grande. Nalibu-libo ang mga tao na nawalan ng bahay dahil sa pangyayaring ito. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Rumagasa ang isang deadly cyclone sa lugar ng Brazil, partikular sa Rio Grande do Sul, na kung saan 16 ang namatay habang 3,200 na mga tao ang nawalan ng bahay at 13,824 na mga tao ang na-displace dahil sa deadly cyclone na ito. Mm-hmm. Ilang mga kalsada sa Rio Grande ang nagsara at napakarami mga flights ang na-cancel dahil sa isang large-scale power outage na naapektuhan ang 1,000,000 tao. Ang storm na ito mga kaibigan ay record-breaking na umabot ng 400 millimeters o 15.7 inches na nag-cause ng napakalaking pagbaha sa napakarami mga municipalities sa Greater Porto Alegre. Isa itong catastrophic na pagbaha sa Brazil na maging ang agricultural sector ay napinsala ng napakatindi. Kabilang na dito ang soybeans, sugarcane at corn. At isang severe sandstorm ang nag-cover sa Dunhuang City sa Gansu Province, na ang mga residente ay nag-report na naging yelo ang kalawakan. Marami ang naapektuhan dahil na rin sa pangyayaring ito. Ngunit balik tayo sa Brazil, kapansin-pansin mga kaibigan ang lumalalang pangyayari sa lugar ng Brazil, na tila baga sila ay pinaparusahan ng langit dahil ang kanilang ginudyos sa lugar na ito ay walang iba kundi si Satanas, na hindi nila alam na si Satanas siya ang author ng lahat ng sukuna, na alam nila prosperity ang darating kundi sunod-sunod pala ng mga dilubyo ang nararanasan ngayon sa lugar ng Brazil, partikular sa Rio Grande. Kaya naman tayo ay maging maingat sa kung sino ang ating sinasamba, dahil kung hindi natin sinasamba ang ating Panginoong Diyos, by default ang sinasamba natin ay ang kaaway. At siguradong-sigurado ipapahamag ka ni Satanas, dahil si Satanas ang pinakagol niya lang naman ay para sirain ang mga tao at iwala sa piling ng ating Panginoong Diyos upang may makasama siya sa impyerno. Pangalawang Korinto 5 verse 1. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. Mga kaibigan, kahit na masira ang ating tahanan dito sa lupa, kahit na gaano pa ang kapahamakan na mangyayari sa atin dito, lagi nating tatandaan, may Diyos tayo na naghanda ng isang lugar na wala ng kasiraan at ito ay mananatili magpakailanpaman. Kaya naman huwag natin ipagmayabang kung ano ang mga biyaya na meron tayo ng katulad na nangyayari sa Brazil, na dahil sa prosperity mali ang kanilang sinasamba, na imbis ang ating Panginoong Diyos ay si... Kasi kung titignan mo naman talaga yung ginagawa nitong mga taong to eh, no? Ipinaparada nila unang-una, makikita mo naman talaga, no questions to ask, diba? Eh, hindi maka-Diyos o hindi makalangit ang kanilang binapakita. Ito ay kabaliktaran mga tol. Mga ano sila eh, mga satanist ang tawag dito sa mga to eh. Pero kung makikita mo mga tol, no, yung mga kalamidad kasi ay nangyayari yan sa buong mundo. At hindi naman ako siguro ano, magsasabi na itong buong Brazil, particular na dito sa areyang binabanggit, Rio Grande ba to, ay wala nang mga Kristiyano dyan, wala nang ibang relihiyon na naniniwala pa sa
Bible o wala nang mga taong naniniwala pa sa Bible kundi para sa mga ano na lang talaga, para sa diablo na lang talaga. Siguro meron pa rin naman na mga taong nananatiling ano diyan, Kristiyano diyan. Ano sa tingin ninyo mga tol? No, ito bang mga nangyayaring kalamidad dito sa Brazil o sa ibang particular na area na talagang sinasalanta ng mga bagyo? Ito ba ay gawa mismo ng Panginoong Diyos para ipakita ang kanyang galit o parusa? O ito ay talagang nangyayari dahil kumbaga parang natural disaster mga tol? Pero sa tingin ninyo mga kapatid, kayo na humusga o kayo na magsabi kung ito bang mga bagay na to ay talagang siya ang nagpapakita, nagdudulot, or itong mga to ay hinahayaan na niyang gawin ng diablo o mga diablo mismo o nagpapakita nitong mga to, nagdudulot nitong mga to. Oy, kayo na sumagot niyan, no? Tuloy natin. Mali ang kanilang sinasamba. Oo, na mali naman talaga. Na dahil sa prosperity. Mali ang kanilang sinasamba na imbis ang ating Panginoong Diyos. Yan o. Kita mo nga naman. Ay si Satanas ang kanilang pinapasalamatan. Kaya baal naman, dali-dali ang dilubyo na nangyari sa kanila. Mm-hmm. Kaibigan, ang pagpapaala ay binibigay ng ating Panginoong Diyos habang si Satanas ay kapahamakan. Mm-hmm. Kaibigan, tayo'y manatili sa paanan ng ating Panginoong Diyos, maging mapagkumbaba tayo, at lagi nating tatandaan ang mga biyaya na meron tayo ay dahil sa ating Panginoong Diyos. Correct. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Correct, no? Kahit na ano pa ang tagumpay na natatanggap mo sa buhay, huwag mong kikilalanin yan na dahil sa iyong sariling kakayanan. Huwag mong kikilalanin yan na dahil sobrang galing mo, sobrang matalino ka. Lahat ng yan ay biyaya, lahat ng yan ay binigay lang sa atin mga tol, na pwede nating gamitin para maibahagi sa iba, 'di ba? Pwede nating gamitin para mas maayos natin yung buhay natin, hindi tayo gumawa ng masama. Lahat kasi yan talaga biyaya, mga tol. Hindi natin dapat ipagmayabang. Yung iba naman talaga, mga tol, no? Binibigyan na nga ng biyaya, mas lalo pang nagiging mayabang, mas lalo pang nagiging mapagmataas. 'Di ba? Mas lalo pang nagiging masama sa kapwa. Kaya minsan ang nangyayari, parang binabawi sa kanila 'yon para maturuan sila ng leksyon, mga tol. Anong masasabi mo dito sa videong napanood natin? Comment kayo sa baba. Sana naman wala ni isa sa inyo, mga tol, ang nagtatakwil ng Bible at sumasamba sa mga 'to, yung mga pinakita kanina, no? Comment kayo sa baba. Hanggang sa muli, mga kapatid. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.